Pagpalamaga po sa ating lahat. Salamat sa ating Panginoon Diyos. Tayo ay pinagtatapunan po muli sa lugarin ito. Magandang umaga po sa lahat ng nasa FB Live. Ang ating pong devotion sa umaga ito ay nagmumula pa rin sa DFC Taiwan Camp Meeting. Po, tayo po lahat ay sama-sama muli na mag-aaral ng salita ng Diyos. Tumayo po tayo lahat sa ating paninimula. Tayo po umawi sa ating Panginoon. Hallelujah, sabi ko sa awit. Tangi ng Diyos lamang ang ating pag-asa at yan ang tunay at totoo. Sa umagang ito ay patuloy natin itagubili sa Panginoon ang lahat ng ating gagawin. Napakagandang bagay at mabuting bagay na simulan ang umagang ito sa paglapit sa Kanya. Bago ang lahat ng bagay, tayo ay magsubmit, ibigay at ipagkatiwala natin sa Panginoon ang lahat. Ang Diyos lamang ang tangi natin pag Malawang, malawang,
katapatan sa aming mga buhay, O God. Salamat sa bagong biyaya, O God, sa umagang ito, O Diyos. Tunay kayong tapat at napakabuting Diyos. Hallelujah. Wala nga po kami tunay na maaasahan, kundi kayo lamang, Panginoong Jesus. Kayo lang ang tangi namin matatakbuhan, O Diyos. Hallelujah. Kaya nga, Panginoon, sa umagang ito, Hallelujah, sa aming paninimula sa maghapong ito, Panginoon, patuloy namin itinatagubilin sa inyo, O Diyos, ang buhay ng bawat isa, O God. Maging ang lahat ng bagay na aming gagawin sa maghapong ito, O Diyos, kailangan po namin kayo, Panginoon. Kayo pong patuloy na sumama sa amin, O God. Hallelujah, dahil hindi kami tunay na magtatagumpay kung hindi po namin kayo kasama, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Maging ang aming pag-aaral nito sa umagang ito. Salamat po sa pribilehiyo, O God, na malayo pa rin kami nakapag-aaral ng inyong mga salita, O Diyos. Samahan niyo po kami, O Santong Espiritu. Pangunahan niyo po kami, Panginoon, sa umagang ito. Sa inyo po lahat ng papuri, pasasalamat, pagbubulhati sa Amen. Kung po ang lahat po ay makakaupunan. Sa nagdaang dalawang araw ay tunay tayo na tinagpala ng Panginoon sa kanyang mga salita. At ang Diyos ay talagang tunay na napakabuti. Lahat ipinaranas sa atin ang kanyang kaluwalhatian. Narinig natin ang masagal na salita ng Panginoon. Kaya sabi ko, lahat ay halos nabanggit na. Subalit may isang lumimo sa aking puso sa oras ng aking paghihiwa-hiwalay dito. Kumusta ba ulit tayo? Pero sabi niya ay patuloy tayong magnasa. Hindi lang sa mga oras na narito tayo, maging sa time na tayo ay maghiwa-hiwalay na, maging bukas ay nasa kalahating araw na tayo na magsasama-sama, tako ay patuloy na nagnanasa na sa maghapong ito ay patuloy na iparanas at punuin at pagumapawin tayo ng Panginoon. Ako'y naniniwala na ang bawat isa ay ganun din ang dalangin na may pagnanasa sa puso na patuloy pa mapuno, magumapaw sa presensya ng Panginoon. Kasi wala nang pinakamasarap na lugar pa kundi yung sa presensya ng Diyos. Amen. Sabi dito sa aklat ng mga awit o sa aklat ng Salmo, chapter 125, verse 1, ang sabi dito, ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay gaya ng bundok ng Siyon na hindi makikilos kundi mananatili sa buong panahon. Ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay gaya ng bundok na Siyon na hindi makikilos kundi mananatili sa buong panahon. Patulad ng aking nabanggit, maghihiwa-hiwalay rin tayo. Uuwi tayo sa ating mga dorm. Patuloy rin tayong magtatrabaho. Paano natin pananatilihin? Paano natin lalo pang pag-uumapawin? Yung kapuspusan, yung kapunuan, yung ating mga naranasan sa lugarin ito. Sabi dito, kung tayo ay patuloy na magtitiwala, kung patuloy tayong ibibigay natin yung ating tiwala sa Diyos, sabi niya, nga ay gaya siya ng bundok na Siyon na hindi makikilos, hindi matitinag, hindi mauuga. Dumating may yung pagsubok, at sabi niya kagabi, asahan na natin na pag-alis natin dito, pag-uwi natin, pagbalik natin sa ating mga dormitoryo, sa ating mga trabaho, andyan yung pagsubok. Paano tayo titibay? Paano tayo mananatili?
Sabi sa John 15:1, may sinasabi dito na kung tayo ay mananatili sa Kanya. Sabi dito sa verse 1, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapangalaga. Ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis kaya niya upang lalo magbunga. Ibig sabihin, kapag tayo ay nanatili, patuloy tayong umugnay, patuloy tayong umangkla. Iangkla natin patuloy ang ating mga buhay sa Diyos. Yun yung magiging susi natin sa ating pag-alis dito. Kahit na tayo ay magkaiwan-walay pa, yung pagnanasa ng ating puso nung tayo naririto ay patuloy nating nasain pa ng higit pa doon. Papaano? Tayo patuloy na manatili. Hindi yung pag-uwi natin, nalimutan na natin yung ginawa ng Diyos sa atin sa lugaring ito. Bagkos ating patuloy itong baunin. Baunin natin ito sa ating pag-uwi dahil ito yung ating magagamit. Hindi pwedeng tayo sasabihin natin ay nagtitiwala tayo sa Diyos, pero hindi natin pinaniniwalaan ang kanyang mga salita. Siya ang tunay na puno ng ubas. Kailangan tayong mga sanga, tayo po yung mga sanga. Hindi pwede na yung sanga kapag pinutol mo, patuloy pa ba yung mabubuhay? Hindi na. Unti-unti yung matutuyo. Ganun na rin tayo. Kapag tayo umalis sa poder ng Diyos, hindi tayo patuloy na nag-seek sa Kanya. Pag dumating yung pagsubok, maaring mabuwal tayo. Maaring matalisod muna tayo. Kaya ito yung sinasabi na tayo patuloy na manatili. Bakit? Sinasabi rin dito na kung kayo mananatili sa akin, kung kayo mananatili sa akin, na ako ay ganun din sa inyo, gaya ng sanga na hindi magbunga, buhat sa kanya sarili. Sorry po. Maliban nakakabit sa puno, gayon din naman kayong manatili kayong, maliban kayong manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang mananatili sa akin at ako'y sa kanya, siya nagbubunga na marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Ito yung kadahilanan. Bakit kailangan natin patuloy na manatili sa kamay ng Diyos? Patuloy tayong mag-seek. Marami tayong pagsubok na pagdaraanan. Hindi yon itinago sa atin. Hayag ang inihayag iyon. Tayo nakipag-isa at sumunod sa Diyos. Hindi lang maari yung mga bago, yung ngayon lang na nakadalo sa ganitong mga pagtitipon. Kapatid, marami tayong pagdaraanan. Subalit may pangako ang Diyos. Daraanan lang natin ito. Kapag tayo patuloy na nagtiwala, kapag tayo patuloy na nanatili sa Kanya, patuloy rin nating mararanasan yung katagumpayan sa ating mga buhay. Patuloy tayong makakausad, patuloy tayong makakasulong, patuloy nating maihahayag at maitatanyag, maibahagi sa iba yung mga kabutihan ating naranasan sa Kanya. Hindi pwede na sasabihin natin na ako ay nagtitiwala sa Diyos. Pero malayo pa sa Diyos. Hindi pwede na sasabihin natin mahal natin ang Diyos at lubos po siyang pinagkakatiwalaan. Kung ang kanyang mga salita
salita naman ay hindi natin pinanghahawakan. Kapag ka maraming sitwasyon, ito yung hindi ko minsan na rin maunawaan. Maraming mga Kristiyano na sinasabi nila'y nagtitiwala sa Diyos. Subalit kapag ka sinubok, ang kapasyahan agad ay ang tumalikod, ang lumayo. Kaya nga minsan natatanong ko, kapag ka ba talaga tayo lumayo sa Diyos, nandun pa talaga yung kasagutan? Mahahanap pa talaga natin yung katugunan? Dahil sa Diyos lamang talaga natin tunay na matatagpuan kung ano yung tugon sa lahat ng mga suliranin natin. Siya lamang yung tunay na pag-asa, hindi sa mundong ito. Maraming iniaalok ang mundo. Maraming mga pagkapamaraanan ang mundo. Ngayon kung hindi tayo mananatili, hindi yung kaparaanan ng Diyos ang ating magagamit, kundi yung kaparaanan ng mundo. Si Satanas, hindi po yan naglagay ng pangit agad na magiging bunga ng iyong pagsunod sa kanya. Lahat magagandang bagay ang ihaharap niya sa atin. Hindi tunay na kaligayahan ang ating mahahanap sa kanya. Lahat mga panandalian lamang. Kaya yung ating mga namararanasan dito, naranasan natin dito, baunin natin iyon. Patuloy natin pang isik at nasain na higit pa natin siyang makilala sa ating buhay. Dahil iyon lamang ang tunay na makakapagtagumpay sa atin. Yun lamang ang tunay na makakapagtawid sa atin sa lahat ng magiging sitwasyon ng buhay natin. Ang patuloy na manatili sa Kanya. Ang patuloy na magsik sa Kanya. Ang mundo ay talagang abalang-abala rin ngayon kung paano tayo dadayahin. Kabi-kabila ay talagang kung sabi ko nga, si Satanas ang pinakamatyaga sa lahat. Uunti-untiin ka talaga niya, makuha ka lang. Pagtsatsagaan ka niya talaga. Subalit, kapag kapatuloy tayong nanatili, sabi nga, abiding in the Lord is abiding in His Word. Hindi pwede tayo nagtitiwala, dumidikit o nakaangkla sa Diyos na hindi natin iaangkla ang ating mga buhay sa Kanyang mga salita. Kapag tayo umangkla sa Diyos, dala-dala rin natin yung salita ng Diyos. Yun yung ating panghahawakan rin. Pagtitiwalaan. Kaya kapag tayo nanatili, na nagtitiwala sa Diyos, ang sabi ko sa ating teksto, kagaya siya ng Siyon. Hindi siya makikilos, hindi siya matitinag, hindi siya mauugat. At doon, yung tagumpay. Sa bawat sitwasyon na ating raranasin, hindi talaga ito dahil nais ng Diyos na tayo ay bumagsak. Ang nais talaga ng Diyos, sabi nga, lilinisin tayo, dadanisayin tayo. Kaya yung pagsubok, abono na lang yan ang buhay natin. Maging abono yan ang buhay natin na siyang magpapalago, na siyang magpapatibay. Siyang lalong magdidikit sa atin papunta sa Diyos. Yun yung magiging susi lalo sa atin na lalong magsumiksik sa Diyos, lalong lumapit sa Diyos. Huwag maging kapasyahan agad na tumalikod sa Diyos. Yun ang isang bagay na nakakalungkot sa maraming Kristiyano. Agad ay hahanapin yung sarili kung saan-saan. Agad pa kami pagsubok, magpapahinga muna. Aba, napagod ba? Agad ay hinahanap yung sarili. Pero nung panahon ng kasaganaan, panahon ng kaligayahan, mahal na mahal ang Diyos, talagang kamay, taas pa. Pero nung nagkaroon ng pagsubok, agad tumalikod. Agad hinahanap yung sarili. Sa lagay eh, nung kasaganaan ay wala talaga sa tunay na sarili. Abay, na nagkaroon ng pagsubok ay paghahanap agad. Nasa sa iyo sarili.
kapatid, sa rami ng ating narinig na salita ng Diyos, Sabado pa lang ng gabi, at ako'y naniniwala na hindi rin na tayo dito nakakarinig. Talagang ang social media ay sagana sa salita ng Diyos. Hindi nagkulang ang Panginoon sa atin. Hindi siya nagkulang. Oo, maraming pagsubok. Maraming pagsubok. Isa ako nga sa makapagpapatotoo na kapag tayo tunay na nanatili sa Kanya, hindi sa pagbagsak ang kalalagyan natin, kundi pagtaas ng liber ng pananampalataya natin. Doon tunay na tataas yung liber ng pananampalataya natin. Yung kahit marami kang problema, pero mapahiga ka lang, naghihili ka na kaagad. Totoo po yun. Kapag ka po yun, yun po lagi yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Paulit-ulit po yun yung pinagpapasalamat sa Panginoon. Minsan nga sa akin, Sister Gaspar, kanina lang naririnig kita, nag-hallelujah. Pero sa kasunod na naman, naghihili ka na. Sa edad ko pong ito ay talaga salamat po sa Panginoon. Hindi po ako nagkakaproblema sa pagtulog. Huwag lang mapasandal din ay tulog. Maraming problema, hindi po kung may pagkakailangan. Maraming pagsubok. Maraming pong pagsubok. Pero salamat po sa Panginoon. Tunay at pinatutunayan niya na kapag tayo sa Kanya patuloy na kumapit, tayo sa Kanya patuloy na nagtiwala. Yung nga sinasabi ng Panginoon, hindi ko naman ito kaya, kayo naman yung may alam niya. Kayo yung tumawag sa akin. Ibig sabihin, hinanda niyo ng lahat para sa akin. Amen. Amen. Mabuti po ang Diyos, hindi tayo tatawagin ng Diyos kung hindi na niya inihanda lahat. At yun ang patuloy kong pinanghahawakan. Oh Panginoon, pinagdadaanan ko ito, pero sabi niyo, pagdaraanan ko lang, lalagpasan ko yan. Ako'y mananatili sa inyo, patuloy kong pagtitiwala yung inyong salita. Kanina bahala sa iba pa. Hindi ko naman nababasa mga kaisipan nila. Wala akong ganong kakayahan na basahin ang kaisipan. Hindi ko nakikita yung bukas. Kayo rin ang may alam niyan. Basta ang alam ko lang, ako'y lalapit sa inyo. Ako'y tatawag sa inyo. Yung tiwala ko'y ilalaga ko sa inyo. Kayo na po ang bahala. The rest, basta ako'y matutulog na. Inyo na po yan. Kaya kung gusto niyo po na talagang magkaroon ng kapayapaan, manatili, magtiwala sa Diyos. Amen. Kasi sabi dito, siya yung tagapag-alaga eh. Siya yung mag-aalaga. Ibig sabihin, sa lahat, mula sa maliit na problema, maliit na sitwasyon, ang Diyos nang bahala dyan. Amen. Patuloy lang tayong magtiwala sa Kanya. Ilagak natin sa Diyos ang buong puso. Ibigay natin yung pag-asa natin sa Diyos. Gawin mo na magpuri sa Kanya. Alam ko, kaya nga, minsan, sabi ko, hindi naman talaga ako iyakin eh. Pero yung kapag ka naaalala mo yung kabutihan ng Diyos, sa bawat pagtatagumpay mo, hindi ikaw yun eh, ang Diyos. Sa tuwing nagpapasalamat ako sa Panginoon, nandun na agad yung luha ko, kasi ang Diyos ang may gawa na. Alam natin sa sarili natin kung hanggang saan lang yung kaya natin eh. Alam natin sa sarili natin kung hanggang saan lang yung lakas natin eh. At kapag kainisip natin kung paano masusolusyonan yung isang problema, hindi naman talaga natin kaya yun eh. Pero bakit nalagpasa natin? Dahil sa Diyos. Lumapit at nagtiwala ka sa Diyos. Yun lang yung mga kapatid. Pinasimple na ng Panginoon ang lahat. Kaya kailangan talaga lang natin magsaliksik ng Biblia. Patuloy natin panghawakan ang salita ng Diyos. Patuloy natin itong i-apply sa ating mga buhay. Hindi yung ating nabasa lang, hindi yung ating nabanggit lang. Yung kapag may verse tayo, kasi ninyo, yung
kapag kami pinanghabakan ka mga verse, masasabi mo lang yan totoo kapag ka pinadaan ka na talaga doon ng Panginoon. Hanggat hindi ka dumadaan doon, hindi mo masasabing totoo yun. At yun ang nais iparating ng Diyos sa atin. Sa bawat salita niya, may katagumpayan. Panghawakan mo lang siya. Pagtiwalaan at panghawakan natin. Patuloy tayong manatili sa kanyang mga salita. Patuloy tayong manatili sa kanya. Magkahiwa-hiwalay man tayo, saan man tayo dalahin ng Panginoon, saan man idako ang ating mga palyapa, basta lagi nating bitbit yung kanyang mga salita. Kapatid, sigurado, hindi ka mauuga, hindi ka makikilos, hindi ka matitinag. Ano man yung pagsubok na yan, pamilya man yan, trabaho, saan mang sitwasyon, anumang aspeto ng ating buhay, ang Diyos ay kasama natin. Amen. Basta tayo manatili sa Kanya, ang hawakan ng Kanyang salita, magtiwala tayo sa Panginoon, tagumpay tayong lahat. Amen. Tayo po lahat ay tumayo, pasalamatan natin ang Panginoon, hallelujah. Hallelujah. Aming Diyos, aming Ama, salamat po, O God, na sa umagang ito sa inyong mensaheng Panginoon. Tunay nga, O Diyos, kung patuloy namin ilalaga at kami patuloy man na mananatili sa inyo, tiyak ang katagumpayan. At ito lang ang tanging susi, O Diyos, upang aming malabanan ang mundong ito, Panginoon. Patuloy kami manghinawak sa inyong mga salita at patuloy kami dumipende sa inyo dahil ang pag-asa namin ay sa inyo lamang talaga namin masusumpungan, O Diyos. Ama, maghapong ito, Panginoon, patuloy po namin itinatagubilin sa inyo. Kayong patuloy na humawak sa aming mga buhay, O God. Hallelujah. Sa lahat ng aming gagawin, O Diyos, ang inyong pangunguna, Panginoon, ay aming kailangan. Salamat po, Banal na Espiritu, patuloy po namin kayong inaasam, Panginoon, at nag-i-expect pa kami ng higit at lubos-lubos pa, O God, sa inyong gagawin sa aming mga buhay, Panginoon. Ama, sa inyo po lahat ng papuri, pasasalamat at pagbubalhati sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.